pamilya. Tapos gusto raw buksan yung makina, wala nang pickup. Tapos sumisingaw pa yung tambutso niya. Ang ingay dito. Ayan yung exhaust manifold niya. Inano ko na rin, sumisingaw ang lakas kaya wala siyang hatak. Tapos nakita ko gusto buksan ng makina, buksan nila yung makina nito. Ayun o, gusto buksan nila dahil daw walang hatak, baka natamaan na yung silindret, palyado raw yung makina, talagang nanginginig tapos walang hatak. Padinala rito ang findings nila, bubuksan yung makina. Ay ngayon tines ko, okay naman, maganda naman yung andar eh. Maganda naman yung andar. Ay ngayon kaso pag rinev mo, wala nga siyang pickup, wala siya, hindi atras, hindi ay pag kahit na revolusyonan mo, hindi siya mawala siya revolusyon. Ngayon syempre ano mo doon, wala revolusyon, hindi hatak yung sasakyan. Ginawa ko, tinest ko muna itong, in-adjust ko itong adjustment ng distributor. In-adjust ko, sinagad ko. Gumanda yung revolusyon, umatak ng ano, pero kulang pa. Ang naging findings ko, ang findings ko, baka kasi sinagad ko, kulang pa. Ibig sabihin nun, baka lumuntag yung timing or umapo yung ano, lumambot yung belt niya. Kaya siya nag-iba yung timing. Ngayon pagkabukas namin, binuksan po namin, ito yung ano nangyari. Ito po yung belt niya, yung luma, malambot na, o lumambot. Tapos parang local yung nakakabit, local siyang malambot, ang haba, umaba. Kaya pag inano mo, ang daming clearance nito, bago kumuha, kukunin muna yung haba ng belt, ng granay, yung ipin nung ito, nakaganyan siya, iikot muna siya bago siya iigpit yung belt bago kukuha, kaya kulang sa timing. Kaya ginawa namin ito, pinapalit namin yung timing belt. Ito po siya. Ito okay na, ito medyo ano siya, manipis na mga medyo magandang klase. Ito siya. Ito makapal eh. Sobrang kapal, parang namagay oh, you know. Kaya ayaw umatak yung sasakyan eh, dahil dito parang kulang sa timing, wala siyang talaga revolusyon. Ito nga yung local. Pag local yung ano, yung timing belt, nabubura yung ano niya, yung tatak niya. Ito pag original yan, hindi nabubura yan. Yan o siya. Tapos ang local makapal, yan o makapal siya o. Tapos mabigat siya. Ito yung isa, tingnan mo, nipis, you know, ang nipis ng ano. Tapos makunat. Ito yung ano niya. Tsaka magaan siya. Ito malambot na, makapal pa. Yan o, kapal o. Kapal o. Tapos malambot. Hindi sa parang gomang namagay. Ito po yung naging depekto, kaya ayaw mag-revolution, ayaw tumakbo kasi kulang sa timing. Sinagat ko na yung ano,
sinagat ko na yung distributor niya. Ito, sinagat ko na to, ayun, nakasagat na ako. Doon pa lang siya nag-rep, pero kulang pa. Ibig sabihin, no, kulang pa yung timing, pero sagat na. Kaya matatiming natin maganda niyan. Ito, kahit nagigit na siya, magbabalik sa normal, ano niya, marami kang i-adjust. Pero hindi aabutan ng ganito sagat. Sagat na, kulang pa sa power. Kaya ganun ang kagad kong na-findings yung timing belt. Ito po, kaya binuksan namin. Pati ito, singaw yung tambutso niya, ang lakas. Ang lakas na singaw. Parang lumalabas yung apoy sa exhaust niya. Tapos papalitan na rin itong ano, para maalis yung tagas. 12 valve 2E po ito. Toyota Corolla 92 model. Pati oil seal po. Namaga sa oil seal din. Kaya ano, may tagas o. May tagas po yung oil seal sa crankshaft. Kaya papalitan na. Ayun o. Kaya namaga rin yung timing belt dahil sa tagas ng crankshaft oil seal. Kaya namaga rin yung timing belt. Ayan po. Ang timing po nito, ito po yung timing niya. Yan. Ito po, may butas dito. Tapos may ano dito, yung sa loob ng camshaft cap, meron siyang sa loob, meron siya, yun o. Ito po siya, dito siya. Ito, mayroon ano ito, guwit dito, yan. Ayan siya, yan, yung guwit na yan. Yan. Tapos, may butas dyan, dito. Ito siya, yan butas o. Yung bilog na butas na yan, siyang doon nakatapat doon sa ano, mark na yun. Pagkalagay ng pulley, meron siyang guide sa pulley, yung sa itatap nyo sa pulley. Meron siyang ano, pin. Ito po siya. Oh. Ito yung timing mark nung crankshaft niya. Yung sa granaya. Yan. Oh. Ayan. Nakita niyo. Ayan. Ayan siya. Ito. Ayan. 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 Ay